Hi guys! Welcome back to my channel and for today's video is nandito po tayo sa Mendez, Cavite and meron po tayo rito new property po na residential farm lot just 10 minutes away from Tagaytay. So this one is located dito lang siya guys sa Along Barangay Road. Ayan. So ipapakita ko later on, magmamotor tayo, kakabit yung camera dito sa chest natin and then magmamotor tayo from here going to the highway going to Tagaytay boundary. So 10 minutes lang po siya. So right now it's 5 PM and it's cold weather, same actually ng Tagaytay. So andito po tayo, ito yung gagawin na concrete road, no? Yan, so dyan yung magiging entrance ng ating property. So there will also be lines for electricity and water and perimeter fences, drainage, yan. So magkakaroon po tayo dito ng accessibility. Yan. So ito po yung tanda, yan guys. So from there, yan yung may yellow na yan, up to there, yun po yung magiging gagawin natin na concrete road with drainage. Before natin siya lakaran is paliparan muna natin siya ng drone shot that you will see here on 3, 2, 1 para makita nyo po yung ganda nitong property na to. So ito po yung aerial shot niya. Dito yung magiging entrance natin, ayan. And ang minimum cut po natin dito is 300 square meters. So meron po tayong few lots remaining kasi ito pong project na to is maliit lamang po. Ayan. So mini farm po siya, mini farm residential. So ayan, from there yung meron dyang caution up to this one, andun. So ayan yung magiging concrete road. Ayan. So yung mga available lots, so gagawan kasi dito ng concrete road natin. So yung mga available lots is around there lang. Andun lang sa may kabila. So turo natin sa inyo para makita nyo din. Tapos perfect siya kasi pwede siya tayo sa future investment nyo na pangarap nyo na dream house, rest house. Yan. Parang yun nandiyan sa tapat. Yan, parang ganyan. So kapitbahay. Yung mga kapitbahay dito, mostly mga malalaki lang yung lot. Nasa around 400, 300, 500 square meters. So perfect siya na rest house, mini farm. Lagyan mo ng mga halaman mo, kung platito, plantita ka. So, perfect na perfect siya. So, yan. Yeah. Ito yung magiging concrete road natin dyan. Yes. Diretso po yan dyan. So, nakita niyo naman yung drone shot. Is malaki po yung property na to. And, nakagandahan niya. Ayun lang siya. Ito na yung barangay road. Tapos, palabas ng National Highway is around mga 4 minutes lang. Tapos, going to Tagaytay is 10 minutes. So, actually, maganda kasi malamig din. Yes. So, papakita natin sa inyo yung mga available lots. Yes. So, dito rin guys. So yan, ganyan siya itsura niya guys, para pinyahan pa lang siya. Yes. So, meron na actually dito mga mark. Yan. So, from there, yan. Magkakaroon dyan ng kalsada, pag ganyan. Diba? Ito yung magiging, yan, yung main concrete road, yan, dito, diretso. Then, magkakaroon dyan ng, yan, yung stick na yan, yung may caution. Dyan naman, magkakaroon ng concrete road papunta dyan. Tapos, diretso yan dyan. Then, yung mga available lots, is nandyan lang sa likod, yan, sa mga pinya dyan. Ayan. Tapos meron din dyan sa may sagingan, meron din doon. Ayan. So mga 300 square meter. And ang lapit mo lang dyan sa may entrance. Yun lang mismo. And lalakaran pa natin yung iba pang mga available lots. Kasi dito hindi tayo makapaglakad. Pero dito yan, diretso dito yung concrete road. Kaso hindi ko pa siya madaanan kasi hindi pa siya nakiklear. Andun yung equipment, kung makikita nyo, ayan, i-clear out na rin siya soon. Ayan. So siguro lakaran na lang natin dito sa side na to. But before ko pakita sa inyo yung iba pang available lots is pakita ko muna if ano ba yung magiging sample na itsura nitong project natin after na matapos ito. So, papakita ko sa inyo yung mga sample natin ng mga finish na may mga clients na nakatira. So, yeah, papakita ko yun dito in 3, 2, 1, swatch our video.
Yes, ito yung isa sa inikulta natin na katabi lang nung project natin na bagong open. So ganito rin yung magiging itsura nung property after development. So sinasabi ko sa inyo, may mga concrete roads. Tapos yan, any house design, pwede rin na parang mini farm, ganyan. So depende po sa inyo. Tapos magkakaroon din yun ng mga lines sa kuryente, ganyan. Tapos yan, pwede rin ng mga malaking houses or what. So yan, mga ganyan. Pwede nyo rin bakudan, tapos lagay ng mga halaman. So depende na po yan sa inyo. So yan, actually dito, katabi niya lang din tong yung project namin na yun, na bagong bukas. So dito is yung mga client na kumuhas dati. Yan, natapos na kasi yung development dito. So yan, dito na sila nakatira. So actually mga ano lang to, mga actually 7 minutes to Tagaytay. Yung sa property kanina, mga 10 minutes. Kasi mga 3 minutes from the property going to this one. So yun guys, nakita nyo naman yung sample na magiging itsura nitong ating property kapag natapos na po siya. So yeah, okay. So from there, yun yung concrete road, dadiretso siya dito. Ayan. So yan, yung mga available tayo dyan na lots. Ayan. 300 square meter, 300. Tapos dito, dadiretso yung kalsada dyan. Dadiretso po dyan. Alright, pakita ko sa inyo yung ibang magiging 300 square meter. So hindi ko lang siya malakaran pa, pero sa future, kapag nagkaroon na siya ng clearing, is malalakaran na rin natin siya soon. Malapit pa nga mga baby pin niya, oh. So yan, yung galing sa kalsada na yan, yung entrance, gagawan dyan na kalsada, yan, ng concrete road. Papatab dyan, alright. Tapos dito, may mga available tayo ng mga 300 square meters. Ayan. So dyan lang siya. Ayan. Then meron pa tayo dun sa may, kasi may gagawin yan, dire-diretso kasi yung concrete road dyan. Galing dyan sa barangay road, gagawin. Dada-diretso yun dyan. So may mga available dyan na 300. Tapos yun na mismo yung barangay road. So yeah, yun yung maging insura niya. So actually yung lupa dito mataba. Ayun, kita nyo naman, maraming pinya. May mga saging din dun sa dulo. Ayun. So perfect, perfect na perfect actually. Kung hanap mo is parang retirement investment na, alam mo yun, meron kang mini farm rest house. Ganyan. Pero ngayon kasi ano pa lang siya, ka-open niya lang. So i-develop pa lang siya. Lalagay pa lang siya ng i-clearing pa lang yung mga gagawin na concrete road. Tapos lalagyan siya ng perimeter fences. Tapos meron din siyang gagawin ng mga yung mga sidewalk, ganyan. Tapos sa future magkakaroon din siya ng lines for electricity, water. Tapos yun, pwede na kayo magpagawa ng any house design or kung gusto niyo magtanim-tanim. So depende na po yun sa inyo. Guys, yung mga ano dito, available at dito. Kasi pag dito kasi may dulo, gagawin niya ng perimeter fence. Tapos, mas maganda yung magiginap mo kasi ang nasa likod mo, ganyan lang, mga puno lang siya. So example, sa future, gusto mo maglagay ng mga kubo. Or halimbawa, lagay ka ng mini house. Tapos may mga garden ka. Maganda kasi yun yung magiging vibes mo, nature vibes. Tapos, bawa galing ka ng city, you want, anyway, yung getaway mo, na makapag-relax-relax. Sama yung nature, tapos malamig yung weather, this is perfect investment for you. So yan siya. Kasi gagawin yan guys eh, from the entrance yan. So from there, gagawin kasi yan ng concrete road, pahaba dyan. Ayan, tapos pahaba dyan. Tapos yan, magiging kang end lot. So maganda rin siya. Tapos nalapit mo lang din sa barangay road. So dadiretso lang yan dyan. Alright, tapos yung mga available doon is, yan yung mga 300 square meters. Para yung iba pang available kasi makapal pa po yung damo. Pero nakita nyo naman sa drone shot is andun lang po siya. Nandyan lamang yung mga available lots natin. So around there lang po siya. And for today, no, I think that will just be it muna. So gagawin na natin ngayon is magkakabit yung camera dito and magmomotor tayo from this property going to highway and then going to Tagaytay boundary para makita nyo siya. So napakalapit nyo lang po. So yun, tara, let's go! Thank you.
Okay.